Alhamdulillah, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aming mga taga-subaybay, sa lahat ng nagsusubaybay po sa amin at hindi nagsasawang manood sa aming live broadcast, at nandito naman tayo ngayon sa ating bagong pamagat tungkol po sa himala ng Quran, kung bakit ito ibinaba sa wikang Arabic. At inuulit ko po, ito pong programang ito ay pinamumunuan po ng eDialogue PH. So, ngayon mga kapatid, ang tatalakay natin ngayon ay tungkol na naman sa tinatawag na himala or miracle. Bakit nga ba ibinaba ang Quran sa salitang Arabic? Bakit nga ba ibinaba ang Quran sa salitang Arabic? Actually, ang mga Arabs noon, magaling sila sa tula. Magaling sila gumawa ng tula. Sila ay fluent sa Arabic. Fasih. Ibig sabihin ng fasih sa Arabic, mga pusaha, ay napakagaling nilang gumawa ng tula sa salitang Arabic. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, na si propeta Muhammad, ang pinakahuling sugo ng Allah ay pinadala sa kanila. Siyempre, ang revelasyon na ibababa sa kanila ay sa kanilang lingwahe mismo. Sa kanilang lingwahe mismo ang salita na ibababa sa kanila mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, nung ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang Quran, dito sila nagtaka, anong klaseng salita ito? Hanggat sa sila ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay na katulad ng Quran. Sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng katulad ng Quran. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kung kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagdududa sa anumang ibinaba namin sa aming alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magbigay kayo na kahit isang sura lang, kahit yung pinakamaiksing sura, kahit yung suratul ikhlas lang, yung suratul al-kawthar lang, kahit magbigay sila ng ganung sura lang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tu bi suratin min mitlihi wad'u shuhada'akum. At kahit tumawag pa kayo ng anumang mga tulong, sa sino man makakatulong sa inyo na magaling maggumawa ng tula na katulad ng Arabic. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, magbigay kayo ng kahit isang sura lang sa Quran. So dito mga kapatid, dito natin malalaman na ang Quran ay hindi salita ng ninuman. Hindi isinulat ni Muhammad na sa kanya itong Quran. Kung ito ay salita ng Allah. Nagaling sa Allah, kasi pag sinabi natin ginawa ni Muhammad at kanya itong isinulat, madaling gayahin. Kasi yung mga Arabs, magagaling sa salitang Arabic, kaya nilang gumawa ng katulad ng Quran kung ito ay galing sa tao. Pero ito ang katibayan mga kapatid. Magmula nung ibinaba ang Quran, mahigit 1,000 taon na. Mahigit 1,000 taon na hanggang ngayon, maraming nagsusumikap na gumawa ng Quran. Maraming nagsusumikap na sirain ang Islam sa pamamagitan ng paggawa ng Quran. Nagawa ba nila? Hindi nila nagawa. Ito ay palatandaan, ito ay himala na ang Quran ay salita ng Allah. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ito ang sinabi ng Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra. At katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagbaba kami ng Quran. Wa inna lahu lahafidun. At katotohanan, amin ito pinangalagaan. Ibig sabihin mga kapatid, ang Quran, kahit sino pang dumating na magaling sa Arabic, nagayahin ang Quran, hindi nila kayang gayahin. Dahil katotohanan, ito ay pinangalagaan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, may sumubok na nito. May isang Hudyo na sinubukan na ang bagay na ito at ikinumpir niya sa libro ng mga Kristiyano, sa libro ng mga Hudyo, at sa atin, sa Islam, ang banal na Quran.
Ginawa niya, simple lang. Napakaliit lang na bagay ang kanyang binago sa mga talata. Ginawa niya ito sa, dito niya inalam kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang hindi kayang baguhin ang kanyang talata. Kung sino ang pinakabanal. Kasi ang banal na salita ay hindi kailanman kayang baguhin. Ginawa niya ito sa mga Kristiyano. At meron siyang mga binago doon sa talata at ito ay ibininta niya sa market. Nung ibininta niya ito, nabili, halos nabili lahat ang kanyang paninda. Dahil nga sa ang mga tao ay mga relihiyoso, so mabilis na binta sa market ang kanyang Biblia na kanyang binago. Kasi hindi, wala namang nakasaulo sa bagay na yan. Sa libro na yan. Na talata sa talata. Sumalay ba ng mga tao bumili na may nabago sa libro na yan? Doon niya nalaman na sabi niya, hindi nila alam kung ano ang nilalaman. Kasi may nabago, mali ba nilang may nabago? Sinubukan naman niya ito sa libro ng mga Hudyo. Nung ibininta niya ito, mabilis din na nabinta. Pero nung sinubukan niya sa Islam, at mayroon lang siyang binago sa Quran, nalaman ng mga Muslim na nabago, siya ay pinagtabuyan at doon siya ay nag-Muslim. Bakit? Dahil hindi niya kayang baguhin ang Quran. Marami nang nagsumikap na baguhin ang Quran, pero hindi nila kinaya. Bakit? Kasi ito ay pinag-alagaan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong Quran na ito, mga kapatid, hindi lang ito mismo salita ng Allah, kundi ito ay gamot. Kaya ang miracle ng Quran, bakit salitang Arabic? Alam niyo ba na sa lahat ng lingwahe sa mundo, Arabic lang ang salita na napakaraming kahulugan. Arabic lang ang salita na kahit isang word lamang ay napakalawak ng kanyang kahulugan. Napakaraming definition. Napakaraming kahulugan ang salitang Arabic. Minsan noon, ang naiintindihan nila noon, hanggang sa kasalukuyan, nababago yung kahulugan niya. Kumbaga yun yung miracle. Sumasabay sa panahon. Katulad ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul Nisa. لِلْدَكَرِ مِتْلُ حَبِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Kung titingnan natin doon sa Quran, yung malinaw na ibig sabihin ng aya, sa pag-ahati-hati ng kayamanan, na ang mana ng lalaki ay doble sa mana ng babae. Halimbawa, kung ang naiwang kayamanan ay 150,000, mapupunta ang 100,000 sa lalaki at ang 50,000 ay mapupunta sa babae. So doon binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na 100,000 sa lalaki kasi doble nga ang kanyang mamanahin at ang babae ay 50,000. Yun yung kahulugan na hayag sa Quran. Pero dumating ang pagkakataon na may miracle sa salita lang na yun. May pangyayari sa ibang bansa, sa isang hospital, na nagkapalit ang anak. Nagkapalit yung anak nung dalawang magulang, yung anak niya hindi niya alam kung lalaki ba o babae. Nagkapalit ang kanilang anak. So hindi alam ng mga nurse o ng mga nurses kung kanino yung lalaki at kanino yung babae. So sabi nila, siyempre mahirap na gagawin yung DNA. So ang sabi nila, anong gagawin natin? So kaya tanongin natin sa doktor. So ang doktor hindi makapagbigay agad ng sagot kasi nga nagmamadali ang mga magulang. So sabi ng doktor, baka pwede nating tanungin kasi ito ay nangyari sa Egypt sa isa sa doktor na Amerikano. Tanungin natin ng scholar ng mga Muslim. Baka meron silang alam sa bagay na ito. Tinanong sila at ito lang ang kanilang isinagot. Tingnan natin ang sinabi ng Allah sa Quran, لِلْدَكَرِ مِتْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. At ang mana ng lalaki ay doble sa mana ng babae. So bakit hindi natin tingnan yung protena o yung dami ng gatas ng ina? At doon nila nakita na pati pala sa gatas ng magulang, mas maraming protein ang sa lalaki. At mas marami ang gatas ng lalaki kaysa sa babae. So doon nila nalaman na ang ina na maraming gatas, maraming protina, ay anak niya ay lalaki. So dito pala mga kapatid, yan ang isa sa miracle
ng Quran. At marami pa tayong salatatalakayin tungkol sa mga miracle na napapaloob sa Quran. Pero dito muna tayo sa bakit ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa salitang Arabic. So dito pa lang sa salitang Arabic, mga kapatid, ang hirap ng gayahin dahil napakalawak ng kalugan at sa ulo ng halos marami sa mga Muslim ang Quran. Hindi katulad ng ibang libro, hindi nasa sa ulo ng mga nananampalatay dito, katulad ng Biblia. Wala naman nakasaulo sa Bible. At nabago pa. Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" At hindi ba nila iniisip ang Quran? "Walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira." At kung ang Quran ay galing lamang maliban sa Allah, kung ang Quran ay galing lamang sa iba, galing lamang kay Muhammad dito at kanya itong sinulat, at hindi galing sa Allah, makikita ninyo ang Quran ay magkakasalungat. Magkakasalungat ang Quran. Kaya nga matatagpuan natin sa ibang libro na napakaraming salungat sa kanilang talata. Napakaraming salungat sa kanilang talata. May nagsasabi na pwede, may nagsasabi na hindi pwede. May nagsasabi na Diyos, may nagsasabi na hindi Diyos. May sinabi na ipinako, may sinabi na ibinitin. So doon mo lang malalaman na ang salitang yan ay hindi banal. Samantala ang Quran, kung titingnan natin, talagang napakabanal ng Quran dahil ito nga ay salita ng Allah at hindi kayang baguhin, hindi kayang gayahin dahil ito ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum ma'idatun min rabbikum." Oh, mga tao, lahat tayo, pati mga hindi Muslim, sinabihan ng Allah, dumating sa inyo ang Quran, ang salita ng Allah na payo galing sa Panginoong Allah, wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Alam niyo ba ang Quran sa salitang Arabic, hindi pwedeng transliteration, kailangan sa salitang Arabic na ito ay gamot sa inyo mga puso, gamot sa inyo mga puso at gabay at habag sa kanilang mga mananampalataya. Nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga kasama ng propeta na padpad sila sa isang lugar at hindi nila kilala ang mga tao doon at humingi sila ng pagkain. Nung humingi sila ng pagkain, hindi sila binigyan ng mga tao ng pagkain. Hanggat sa nangyari, nagkasakit ang kanilang pinuno na hindi na niya kayang makatayo. At lahat ng bagay ginawa na nila, lahat ng paggagamot ginawa na nila. At nakapagsabi yung pinuno na baka yung mga tao na yan na dumating sa atin, baka pwede natin silang puntahan. Eh, pwede ninyo silang puntahan at tanungin, baka may marunong sa kanilang manggamot. Yung mga sahaba, yung mga kasama ng propeta, malay ba nila na ang Quran ay gamot? Malay ba nila na ang Quran ay gamot? So sabi ng mga sahaba, sige, gamutin natin. Kasi gusto na nga nilang humingi ng pagkain. Kasi nga, gutom na sila at hindi sila binigyan ng pagkain. So pinuntahan nila yung pinuno at binasa niya ang Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Binasa niya Suratul Fatiha at unti-unting lumakas, naging makisig ang pinuno dahil lang sa pagbasa ng Suratul Fatiha. At alam niyo ba na ang Quran ay hindi lang ito kundi salita ng Allah kundi gamot? At napakagandang pakinggan ang Quran, gamot sa puso. Yung mga sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga pinuno ng kalaban ng Islam katulad ni Abi Sufyan Ibn Harb, si Abu Jahl bin Hisham, at saka si Akhnas bin Suraik. Ito ay mga pinuno sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuno na laban sa Islam. Sila ay mga pinuno ng mga kalaban ng Islam. Pag naririnig nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagbabasa ng Quran, hindi sila naniniwala sa Quran. Pero kapag narinig nila ang propeta na nagbabasa ng Quran, gustong-gusto nilang pakinggan. Samantalang sila ay nagsasalita ng Arabic. Pero bakit yung salita ng Allah, yung Quran, gustong-gusto nilang pakinggan? Ito ay palatandaan na ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lang ito, mga kapatid, pati ang mga engkanto na hindi natin nakikita, gustong-gusto nilang pakinggan ang Quran. Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn." At sabihin mo, Muhammad, na nung ibinaba na sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nung nag-rebel ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa akin sa Quran, ay may mga grupo, ulo po ng mga engkanto na nakinig sa Quran. Pinakinggan nilang Quran. "Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Sabi nila, nakakamangha yung Quran.
Nakakabanghang pakinggan ang Quran. Yahdi ilal rusht. Gumagabay sa katotohanan. Fa'amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada. At naniwala kami dito sa nilalaman ng Quran at hindi na kailanman kami ay magtatambal sa Allah. At meron pa. Nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagsasala ng isya, narinig nilang propeta na nagbabasa ng Quran. Yung mga engkanto. Wa insarafna ilayka nafarum minal jinni yastami'una al-Quran. At nung inutusan namin ang mga engkanto para makinig sa iyo ng Quran, falamma hadaru, at nung sila ay makarinig na pinak- at halos mag magunahan na sila sa pakikinig sa propeta sa pagbabasa ng Quran, qalu ansitu, sabi sa mga kasama nila, ay tumahimik kayo, tumahimik kayo, pakinggan natin ang binabasa ng propeta. Yung binabasa na niya ang Quran, falamma qudi, at nung matapos nang magbasa ang propeta ng Quran, wallaw ila qaumihim mundirin, bumalik na sila sa kanilang mga tao at nagdakwa na sila, pinaliwanag na nila sa kanila ang Islam. Dahil lang sa pakikinig ng Quran. Kaya yan ang miracle ng Quran. Kaya ito ay salitang Arabic dahil napakayaman ng salitang Arabic. At dahil sa ito, ibinaba ang Arab, yung Quran sa salitang Arabic dahil ang mga tao noon ay nagsasalita sila salitang Arabic. Pero ngayon halos ang Quran ay na-translate na sa lahat ng lingwahe at madali ng unawain. At nandiyan pa rin ang kanyang orihinal. Gustong-gustong pakinggan ng mga hindi Muslim. At ayon sa pag-aaral, ito ay maliban sa ito ay salita ng Allah, ito ay nakakagamot. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral na ang parte ng katawan natin, yung mga cells, yung tinatawag natin na white blood cells at saka red blood cells at saka yung utak natin, sinabi nila na mayroong trillion na cells yung utak natin. Yung khalaya, tinatawag nila sa Arabic, na wala kang matatagpuan na mga kagamitan na pagsabay-sabayin mong pagganahin na ang dami ay trillion. Sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang ating utak ay kayang pagsabayin. Sumasabay silang gumagalaw. At ayon sa pag-aaral, na gumagalaw sila kapag nakakarinig ng busis. Pag paulit-ulit daw na nakakarinig ng busis, ay gumagalaw. At pati yung tubig, meron ka daw binasa sa tubig, halos naiipon niya dito yung mga impormasyon. Ayon sa pag-aaral ng isang Japanese, isang maalam, isang researcher na Japanese, sinubukan niya at nakita niya na halos daw yung mga impormasyon doon sa tubig ay napupunta. So tingnan niyo, ang Quran, kaya nga gamot ang Quran, babasahin mo sa tao, babasahin mo doon sa tubig, ay nakakagamot. At hindi lang yun. Pag binasa mo ang Quran, kapatid, meron kang gantimpala. Walang libro na may gantimpala pag binasa mo, Quran lang. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magbasa, man kara harfan fi kitabillahi falahu bi ashri amthaliha. Ang sino mang magbasa ng isang litra lang mula sa Quran, ay meron siyang 10 gantimpala. La aqulu alif lam mim harfun. Hindi ko sinasabi ng propeta ng alif lam mim ay isang letra ito, kundi alifun harfun, wa mim lamun harfun, wa mimun harfun. Mayroon ka ng 30. Mayroon ka ng 30 na gantimpala. So napakaraming gantimpala na napapaloob sa Quran. Kaya dito mga kapatid, malalaman natin dito na ang Quran ay hindi salita ni Muhammad, hindi sinulat ni Muhammad, kundi ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Abu Huraira, siya ay nagbabantay ng kayamanan ng mga kawang gawa. May isang matanda na nagkatawang tao. May isang matanda na dumating. Yung po si Iblis. Yung po yung demonyo, yung Satanas. Dumating siya kay Abu Huraira at nagnakaw. At nahuli siya ni Abu Huraira sa gabing yun. Kinabukasan, ay siyempre yung matandang yun ay nakiusad kay Abu Huraira na, ya Abu Huraira, baka pwedeng pakawalan mo ako dahil ako ay nangangailangan lamang. Sabi ni Abu Huraira, sige, pakakawalan kita ngayon, pero huwag ka nang babalik. So, nakako naman yung matanda. Eh, siyempre, demonyo yan, si Satanas yan, yan ay si Iblis, talagang magsisinungaling yun. Eh, yan ang pinakapinuno, pinakalider ng sinungaling eh. So, kinabukasan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong ginawa mo sa mafaalta asira kalbariha? Anong ginawa mo sa nahuli mo kagabi? Kasi ang propeta may revelation sa kanya, kaya alam niya yung nangyari. Sabi niya, Rasulullah, dahil sa'yo nangangailangan, pinakawalan ko.
So, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bal sayaud. Bagko sabi ng propeta, babalik yun. Pagdating ng gabi, sa sunod na gabi, bumalik na naman yung matanda. At yun yung si Iblis. At nagnakaw na naman siya. Ngayon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kinabukasan, kasi pinalayan ni Abu Huraira, anong ginawa mo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa nahuli mo kagabi? So sabi ni Abu Huraira, pinakawalan ko yung Rasulullah kasi sabi niya nangangailangan daw. Sabi niya, bal sayaud, babalik siya. Pagkasunod na gabi, nahuli na naman ni Abu Huraira. At nung dumating na sa pangatlo, anong sabi niya? Hindi na kita pakakawalan, sabi ni Abu Huraira, dahil nagsisinungaling ka na. Sabi niya, tuturuan kita ng isang babasahin na kapag binasa mo ito, hindi na ako kailanman babalik. Anong inutos niya? Salita ng tao? O anumang gamot niya na babasahin? Sinabi niya, basahin mo ang Ayatul Kursi. Ito po ay isa sa ayat, isa sa verse sa Quran na matatagpuan sa Suratul Baqarah na mismo yung pinakapinuno ng demonyo ang nagutos na basahin ang Ayatul Kursi. Sabi na pag binasa mo yan, hindi na ako kailanman babalik. Kinabukasan, pinalayan ni Abu Huraira, kinabukasan, dumating si Abu Huraira sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, anong ginawa mo sa nahuli mo kagabi? Sabi niya, Rasulullah, pinalaya ko. Sabi niya, bakit? Kasi inutusan niya akong basahin ng Ayatul Kursi at hindi na daw babalik. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Iblis yun. Siya ay napakasinungaling. Pero yung itinuro niya sa iyo, katotohanan. Tingnan niyo mga kapatid, ito palang Quran, pangtaboy talaga sa Iblis. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang basahin niya ang Suratul Baqarah, ang chapter ng Baqarah sa bahay, hindi siya mapapasukan ng kulam. Gamot sa kulam, gamot sa anumang sakit, lahat ay nagagamot ng Quran. Kaya ito ay isa sa miracle ng Quran. At ang ulitin ko, ang miracle ng Quran, na kahit ano pang gawin nila na gayahin ang Quran, hindi nila nakaya. Hindi nila nakayang gayahin ang Quran. At alam natin ngayon sa kasalukuyan, maraming nag-a-attend na gayahin ang Quran at halos i-upload nila sa Play Store na i-download daw natin ang Quran na yan, pero huwag po kayo maniwala. Dahil pinangalagaan na po ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang libro mula noon hanggang ngayon na pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi Quran lang. Nag-iisang libro na nandiyan pa rin ang original, walang dagdag, walang bawas at pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisa lang po. Tanging ang Quran lang. Kaya kahit saan man idibati ang Islam, hindi matatalo. Bakit? Mayroong katibayan na hanggang ngayon ay hindi nababago at maraming nakasaulo. Kahit sunugin pa nilang Quran lahat, hindi na nila kayang walain ang kaalaman sa loob ng Quran dahil nakatanim na sa utak at puso ng mga Muslim. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad na kahit magkaisa pa ang lahat ng tao at mga engkanto para magbigay sila ng katulad ng Quran o katulad ng Quran ay hindi nila kayang gumawa ng katulad ng Quran kahit bawat isa sa kanila ay magtulungan pa. So isa yan sa miracle ng Quran, mga kapatid, hindi kayang gayahin. Ang salita mismo ng Quran ay gamot sa lahat ng uri ng sakit. At mayroon pang isang doktor na sinubukan niya sa isang ospital. Sabi nga nila daw, ang pagkikinig lang daw ng Quran ha, ay nakakagamot na. Mayroon siya sinubukan, dalawang pasyente, yung isa walang pinakikinggan. Yung isa nakikinig ng Quran. O kaya nilagyan niya ng pagkikinig ng music. So yung nakikinig ng music, hindi na gamot. Pero yung nakikinig ng Quran, unti-unting gumagaling. Subukan niyo mga kapatid kaya pakinggan ang Quran. Sa may mga sakit sa inyo, biidnillah, sa kaya pahintulutan ng Allah, pag siya ay nakakarinig ng Quran. Kahit ang hindi Muslim, subukan niyo papalinigin ng Quran yung may sakit. Napakagandang pakinggan at ito ay gamot. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. At nagbaba kami sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ito ay gamot. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At habag sa kanilang mga mananampalataya. Yung iba nag-Muslim dahil sa Quran.
Si Umar bin al-Khattab na kalaban ng Islam, nag-Muslim dahil nabasa ng surat Taha. Iilan sa mga kapatid natin na nag-Muslim dahil sa pagkikinig ng Quran, dahil sa pagbabasa ng Quran, yan ang miracle ng Quran. Kahit anong gawin, hindi kayang gayahin. Pag binasa mo, gustong-gusto mong basahin at gustong-gusto mong pakinggan kasi nagpapaluwag ng puso. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمْ عَلَى قُلُوبٍ نَقْفَالُهَا. Hindi ba nila iniisip ang Quran? Talagang sarado talaga yung kanila mga puso. So yan po mga kapatid, ang talakay natin ngayon tungkol po sa himala ng Quran. So ang gusto po natin sabihin dito, na wala pong katibayan sa kalawakan mula noon hanggang ngayon na nanatili sa kanyang original Quran lamang. Ang mga libro noon, katulad ng libro ng mga hindi Muslim, lahat ng libro nila, marami ng salungat. Marami ng nabago. Pero ang Quran, mula noong ibinaba ang Quran hanggang ngayon, wala pa rin nabago. At ang Quran ay gamot sa lahat ng uri ng sakit. Nagagamot niya lahat ng uri ng sakit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, siyempre, hindi natin sinasabi na yung mga inuupirahan, nagagamot niya sa pamamagitan ng pagbabasa dito at pakikinig sa Quran, lalong-lalo na sa mga mangkukulam, ay nakakagamot ang Quran laban sa kanila. Laban sa kanila. So sino? Siyempre, kasama dito ang pananampalataya sa Quran. So hanggang dito na lamang mga kapatid, at sa muli, sa pagkikita natin ni Allah, ay tatalakay po tayo sa Allah sa mga verse na napapalot sa Quran, na may mga miracle o himala insha Allah. So hanggang dito na lamang.